magandang araw na naman sa ating lahat, mga bro, mga badis, mga teenage, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ay updated na naman yung aming pinagpapatuloy na operation dito, mga teenage, na ang lalim na ito, mga teenage, ay pa 16 feet na kami at unti-unti rin namin nabakbak sa alignment na 285 west-west yung kanilang ibinuhos na concrete cover na aming binabakbak, mga teenage, at yan ay papasok na kami, mga teenage, sa 16 feet lalim na, mga teenage. Hopefully, sana ito, mga teenage, ay mapagtagumpayan namin. At sa lahat din ng ating kasamaang ka-teenage dyan, nawa lahat tayo ay magtagumpay. At lagi tayong humiling ng gabay sa ating amang lumikha bago tayo sumabak sa ating operation, lalong-lalo na sa ating pagdig sa ating butas sa ilalim, mga teenage. Hopefully, sana ito, mga teenage, ay mababaw na. At yan ay pa 16 feet na kami, mga teenage. At kung mapapansin nyo, mga teenage, ay meron na namang napalabas na bato sa mismong gitna kung saan yung binabareta ng kasama ko sa parting area ng gitna ay meron na namang bato dahil yung concrete cover na kanilang ibinuhos dito sa area ng 285 West ay unti-unti na naming nabakbak kaya nakapaluwang na kami, mga teenage, para makapasok kami at maka galaw kami ng maayos at mabuti sa loob, mga teenage, para tuloy ang aming operation. Papasok na kami sa mismong spot item na kanilang itinago dito nung digmaang ikalawa na ang mga hapon ay dito nagsitago sa aming site area kung saan ay ito yung isa sa tinira namin na itong cover na bato na ito ay nasa ilalim ang kanyang spot item kaya ito ay nagsisilbing man-made cover na kanilang ginawa kaya ang spot item ay nasa kanyang under at ganyan nga, mga teenage, ay talagang napakagaling ang mga hapon na itago ang kanilang iniwan na kayamanan dito nung digmaang ikalawa. At ito ay naka-prepare site, mga teenage, na ito ay maganda ang pagka-set up ng mga bato na kanilang ilinagay sa paligid na kung saan yung spot item mismo sa gitna. Kaya meron kaming nakukuha na mga HTM para yun ang sundin namin at susundan namin, mga teenage, papasok pababa kung saan yung spot item na kanilang itinago dito. More power to all teenage. Good luck sa ating lahat. Nawa lahat tayo ay magtagumpay, mga teenage. And Aba, Amang Yahawa Alayam, guide and bless sa ating lahat, mga teenage. Hello, magandang araw na naman sa ating lahat, mga bro, mga badis, mga teenage. Ito ay updated na naman yung aming pinagpapatuloy na operation dito na ang lalim nito, mga teenage, ay mahigit 16 feet na kami, pa 17 feet na kami, mga teenage. At ang napalabas na naman namin, mga teenage, ito yung malapad na bato na ang kanyang arrowhead na nakabisip ay sakto dito namin nakakuha, mga teenage, kung saan siya ay nakapoint down direction kung saan naman itong kanyang coordinate na nandito sa taas na ito yung arrowhead din na nakabisip. Ito yung arrowhead, mga teenage, na nakapoint down direction under ang tinutukoy niya dito mismo ang center spot. Another, meron naman kaming mapalabas na bato dito sa gitna, mga teenage, na yan ay malapad na naman na bato. At kung mapapansin nyo, mga teenage, ay meron ng lock dito sa likod kung saan yung spot na tinutukoy nitong arrowhead na naka-point down direction. At yung binabakbak namin dito, mga teenage, na concrete cover na kanilang ibinuhos dito ay ito yung solid concrete cover na kanilang ibinuhos dito para magsisilbing cover dito kung saan yung spot item dito mismo sa center spot dig na aming hahanapin na i-recover yung item. At ang lapad nitong concrete box, concrete cement na kanilang binuhos dito, mga teenage, ay almost meron siyang lapad na 3 feet at ang lapad niya mula dito, ang lapad niya ay hanggang dito, mga teenage, yung makikita natin na hangganan nung aming binakbak na kanilang binuhos na ito ay concrete cement na ito ay may halong river stone at river sand na napakasulit ang kanilang pagkagawa. At kung makikita nyo, ito yung hangganan ng buhos, mga teenage, na talagang napakasulit, mga teenage. At ito ay naka plan engineer ang pagkagawa nitong pinagtaguan nila na aming
pinagpapatuloy na digging dito, Mateus. At ito ay updated lamang sa inyo, Mateus, kung ano ang kinalalabasan ng aming pinagpapatuloy na operation dito. At sa lahat din na Mateus natin dyan, good luck sa ating lahat. More power to all. And Abba, alahayang miyahawa, bless sa ating lahat. And Abba, bless all. Hello, magandang araw na naman sa ating lahat mga bro, mga kabadis, Mateus, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ay updated na naman yung aming pinagpapatuloy na operation dito, Mateus, na ang lalim na ito, Mateus, ay nasa 18 feet na kami, Mateus. At yung arrowhead na nandito sa taas, Mateus, ito yung arrowhead na nakabisip na eksakto, nakapoint direction, point count ang tinutukoy niya dito sa spot kung saan yung center spot dito. At ito yung palibagong napalabas namin na ito ay legit na HDN na naman, Mateus, na itong bato na ito ay meron siyang hole sa kanyang ibabaw at meron siyang maliit na arrow dito sa kanyang parting baba. At yung kanyang coordinate dito sa baba niyang, Mateus, na dito ay nasa kanyang taas. Ito naman ay makikita natin, Mateus, na ito yung makikita natin na nasa ibabaw itong bato, ito ay hugis puso ng kanyang arrowhead, Mateus, ay naka-point direction down. At yung nandito sa area na ito, Mateus, ay meron siyang konting puso rin dito na meron siyang passage coordinate niya dito sa may HTM na may ukit siya na konting puso dito sa kanyang ibabaw at ang kanyang arrowhead ay naka-point direction down under ang tinutukoy niya. Plus dito, Mateus, ay naka-arrowhead din ito at yung nandito sa area na ito ay naka-arrowhead din, Mateus, isang turo nila na kung saan yung spot item ay nandito mismo sa spot ng aming pinagpapatuloy na operation dito sa center spot, Mateus. At ito ay updated lamang sa inyo, Mateus, kung ano ang nalalabasan ng aming pinagpapatuloy na operation dito. Kung mapapansin, Mateus, kung saan itong STM na dalawa na ito ay dito sa area na ito sa unit ay nakawol na siya, Mateus, kaya ang spot mismo, Mateus, ay dito ang center spot, Mateus, kung saan yung arrowhead na naka-point direction dito sa tinutukoy niya, point direction under ang tinutukoy niya, dito mismo ang spot, Mateus, kung saan ito. STM na pag medyo pabilog na ito, Mateus, na ang kanyang ibabaw ay meron siyang pool. Kaya yung isang maliit na araw naman na point direction answer ang tinutukoy niya. Kaya ang spot, Mateus, ay dito mismo sa center spot, Mateus. Kung saan itong malapad na binakbak namin na ito ay concrete cover na kanilang ikinover dito, Mateus, na ito ay nagsisilbing cover sa lalim na 16 feet itong pinakbak namin na malapad na concrete cover na ginawa nila, Mateus. At ito nga, Mateus, ay ito na yung makikita natin sa kanyang ilalim, Mateus, na makinis na itong area na ito sa kanyang ilalim at yan ay nagsisilbing wall na siya na naka-slide wall, Mateus, kaya eksakto, Mateus, kung saan yung arrowhead na ito ay tinutukoy niya, point direction down under ang tinutukoy niya dito mismo, Mateus, sa lalim 18 feet na ito, Mateus. Hopefully, sana ito, Mateus, ay mababaw na, Mateus. Ganyan talaga ang kailangan dito, Mateus, ay mabasa ng maayos ang kanilang nilagay na palatandaan na HTM or Hidden Treasure Marker na kanilang iniwan dito sa kanilang itinago na palatandaan na dito mismo ang spot item na aming nilirecover, Mateus. Dahil itong nasa ibabaw ng bato yan ang nagpapaiwatig na wealth deposit, naka-point direction under ang tinutuloy na, Mateus, dahil yung araw niya ay naka-point down dito mismo ang center spot din na aming nagpapatuloy, Mateus. Ito ay updated lamang sa inyo. More power to God to all, Mateus. Aba, Amang Yahawa, I bless sa ating lahat, Mateus. More power and good luck sa ating lahat, Mateus.
Hello, magandang araw pa rin sa ating lahat mga bro, mga kabadis, mati-h. Ito ay natapos na naman ng buong isang araw at kung mapapansin nyo ang aming pinagpapatuloy na operation ay grabe mati-h. Ang bilis magkarga ng tubig at yan ay nagsisilbing water trap. Ang lalim na ito mati-h ay pa 18 feet na kami. Ang aming pinagpapatuloy na digging mati-h ay meron na naman kaming napalabas na legit na STM at ito yung ipapakita ko sa inyo mati-h sa lalim na 16 feet hanggang sa 17 feet namin na palabas itong mga legit na HTM. Ito yung makikita natin mateys na ipapakita ko sa inyo. Ang unang lumabas mateys sa lalim na 16 feet, ito yung heart na magkakasama na yan mateys, na ito ay naka-B-shape din, nagpapaiwatig center spot kami. Plus ito yung nakuha namin sa mismong center mateys, ito yung hugis pagong na nasa center namin mismo nakuha ito mateys, na meron siyang indication na nakakudsi sa kanyang baba, nagpapaiwatig portal, at sinundan itong malaking bato na ito na hugis B-shape din na naka-arrowhead na may sukat siya na almost 1 foot mateys, na ito ay nagpapaiwatig na point direction down under ang tinutukoy niya, at ito yung kanyang kasama mateys, na magkakasama ito mga kateys na nakuha namin sa lalim na 16 feet. Itong uri din na bato na ito ay parang calm shell siya na man-made na kanilang ginawa, at ito pa ang pinaka-legit na ipapakita ko sa inyo mateys, na ito ay right foot mateys na nakuha namin sa center spot na lalim na 16 feet namin nakuha ito mateys, na may sukat siya ito na 4 inches at meron siyang isang slash mateys is equivalent to 5 inches dahil ito may sukat siya 4 inches plus 1 inches is 5 inches equivalent to 5 feet. Dahil sa 16 feet namin nakuha ito mateys, malalaman namin sa another 5 feet pa na pinapaiwatig nitong indication na ito ang sumisimbolo sukat sa lalim na pinagpapatuloy namin na i-recover kung saan yung spot item na aming i-recover dito mateys. At ito pa yung nasundan na naman sa lalim na 17 feet na ito mateys. Ito yung medyo pabilog na bato na meron siyang perfect hole dito sa kanyang ibabaw, at meron siyang isang arrow na maliit na naka-point down under ang tinutukoy niya. Plus ito yung kanyang katabi mateys, na ito ay meron siyang indication na puso. Ito yung puso mateys na nagpapawatig wealth deposit ng kanyang arrowhead, naka-point direction down under ang tinutukoy niya. Plus ito ay naka-slash din siya mateys, at ito ay meron tayo makikitang kudsi, naka-kudsi nagpapawatig portal, kaya yung heart na yan yung kanyang arrowhead ay naka-point direction down under at kudsi portal, kaya ang spot ay nasa gitna talaga mateys, dahil ito ang indication ng mga HTM na tama ang aming pinagpapatuloy na operation. At ito pa ang ipapakita ko rin sa inyo na karagdagan din na HTM mateys, ito yung makikita rin natin na naka-B-shape din yung bato na ito. Plus ito pa yung medyo pabilog din siya na parang hugis turtle din na katulad nung turtle na ito mateys. Plus ito pa yung malaking bato mateys sa lalim naman na 17 feet namin nakuha ito mateys, na naka B-shape, at yan ay naka point down direction under din mateys sa lalim 17 feet namin nakuha yan mateys, na ang kasunod na napalabas namin ay ito na mateys, at yung sumunod ay ito yung medyo pabilog na may perfect hole sa kanyang ibabaw na may sukat siya na 5 inches is equivalent to 5 feet din na katulad nitong right foot na ito mateys, na ito ay sumisimbolo ng sukat sa lalim na aming kukunin kung saan yung spot item na aming re-recover dito mateys. Hopefully, sana ito mateys ay mapagtagumpayan namin. At ito ang mga legit na sign marker, HTM hidden trail treasure marker, na nagpapaiwatig na tama ang aming dig spot mateys. More power to all kateys. Good luck sa ating lahat. At sana lahat tayo ay magtagumpay at lagi tayong humiling ng gabay sa ating Amang Lumikha para tayo ay mag-guide at mabless niya tayong lahat. Aba, Amang Yahawa, bless sa ating lahat, mateys, and more power to all.